Hello! Walang tunog yung ating Berakay Music. Kanya tumunog. Tumutunog ba? Yung mamasama sa... Yung mamasama sa hello! Magandang morning po sa inyong lahat at welcome po dito sa Shalala and Friends! Ba wala? Pakiayos naman. Wala siyang music. Wala siyang music. Pero syempre, hindi mawawala ang musika po sa inyong pandinig. Lalo na pag nandito ako. Lalo na pag nandito ako. Today is Tuesday, October 13. Ay, nako, malapit na ang sweldo. Nako, ayan, Thursday and Friday, matrapik na naman ng bonggang-bongga. Diba? Narito na ang... Okay, yung music ko, yung bed na music ko nawala. Anyway, dyan lang po kayo ha, dahil makakasama nyo po ako at ang ating mga friends mga yung alas 11 hanggang alas 12:30 po ng tanghali. Go! Ayan, Shalala and Friends tayo ha. Kaya po mga friends, dyan lang kayo dahil nasa barangay na naman po sa may barangay hall ng Paang Bundok, Iriga Street, Barangay Paangbundok, Quezon City! Woo! Ayan, ganun lang daw ako ng gadon. Oh. Siyempre, pasalamatan na po natin si Kapitan William Macachua, Secretary Ray Baloy, Kagawad Fatima Foss, kaano-ano kaya ito ni Vivian Foss, at sa lahat ng tanod. Siyempre, dahil sa mga pamimigay po nating placenta soap, olive seed ng Salmstre, at Nips Chocolate, abangan nyo po next week, marami na po kami pamimigay. Okay? Wala pa rin yung ating bed. So, dyan muna po kayo. Dyan lang kayo. Ayan. Okay. So, bago ang lahat, nakobisitahin ang aming website dito po sa atrimedia.com. Puntahan din po ang broadcast live link natin ang atrimedia.com/broadcast/live. Hi! We're live! Okay. At syempre po, puntahan din po para masubaybayan din po ang live streaming namin, ang aming mga social media accounts. Ito po tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Pati na rin po ang ating mga contacts. Mag-text po kayo sa 0977-342-1644 at ang hotline 412-0288. Ah, wala talaga, hindi ko magana yung ating bed. So, ang bed na lang ako, ang bunganga ko, ang bubunganga, ang bibig ko na lang po ang inyong bed. Bed, oo, ang sarap ng tulog ko kahagabi. Na-late ako, nakatulog ako, magwa 1:30 ng madaling araw. Nagising ako, 9:30, naloka ako, bigla akong naligo. Bigla ako naligo, nakalimutan kong magkape sa sobrang tension. Malapit lang po ako dito sa office namin pero kasi ang traffic po dito sa E. Rodriguez. Kaya yung mga nagda-drive, yung mga sumasakay, naku, lalo na po yung sumasakay ng MRT at LRT, siguraduhin nyo po na maaga na lang po kayo umalis ng bahay. Talaga pong ganon. Kesa po kayo mapagalitan. Kasi, di ba sabi, sensya na po, sir, kasi ang traffic. Ang sasabihin lang naman sa'yo, hindi ka umalis ng maaga. Ganun po yon. Lahat po yun, ganun ang mga nasasabi po sa atin. Sa eskwelahan, sa ating mga trabaho. Eh kami po dito sa, syempre, pang servisyong publiko po na pinapakinggan nyo at napapanood nyo po sa TV, hindi po kami pwedeng malate. Kaya po kami dapat 30 minutes before our time, nandiyan na po kami, nagbabasa ng dyaryo, nagtatanong-tanong and everything. Ganun po ang programa namin. Marami kasi nagsasabi sa akin, Shalala, parang sarap-sarap ng buhay nyo, parang ang dali-dali. Dahil hindi. Hindi siya madali. Mahirap din po. Tapos iba mga bading, bakit hindi na kayo nagpapalit? Ay, bakit hindi ka nag-uulit ng damit? Ay, naku, dahil alam niyo na may mga utaw dito. Machichismis pa ako. Si Shalala, what? Wapalit ng outfit. Ayan, ang hirap po talaga sa showbiz. Kahit na po dito sa radyo, naka-live streaming po kami. Ay, naku, na ano po yan, napapansin din po ng mga tao. Kaya kami, kung magpalit kami ng damit, araw-araw. Ba, magbabalik pa ako ng t-shirt siguro mga dalawang buwan after para hindi nyo na maalala na nasuot ko. Okay. At syempre, Happy World Teachers Day. Kahapon po yun, nakalimutan natin. Ito buong buwan yata ng Oktubre, World Teachers Day. Sana may makausap tayo. Ano po ang kwento nyo sa mga teacher? Ako po may kwento ako ng aking elementary. Cute na ako.
wala namang iba magsasabi kundi ako lang, di ba? Alam mo, sabihin ko pa sa inyo. I-text nyo nga kung cute ako at maganda. Then, ano ako noon? Payatot ako. Hindi naman sa wala kaming kinakain. Payatot ako talaga. Ang naaalala ko pong teacher na hindi ko makalimutan ng elementary, si Mrs. Chavez. Oh, hindi ko alam kung nasaan na siya. Tapos may anak pa siya, naging kaklasiko, si Michael Chavez. Siguro, makionda na rin siya kapareho ko. Wala pa rin, hindi ko magano yung ating bed. Okay, so play natin nga. Oo, yun na lang. Oo, asan yung bed natin? So anyway, yan muna papatapos. Aha! Ang superstar dyan si Nora Honor. So, sige. Yung si Mrs. Chavez po yun. Dahil naging close ko po yung anak niya. Naku, minsan pag may baon yung anak niya, binibigyan ako. Kaya hindi ko po makakalimutan si Mrs. Chavez ng Tatalon Elementary School. Ayan, ha? Ayan, Tatalon Elementary School. Pagdating naman po ng high school, si Mrs. Madela. Ayan, si Mrs. Madela po, eh ano man po, ako nung payatot din ako. Ito si Mrs. Madela, nagbebenta siya! O, gumagawa po siya ng sandwich. At saka, minsan tinatawag niya ako, alika, iyon na lang ito. O, Mrs. Madela, kung saan ka po, eh mahal na mahal po kita. Hindi po kita makakalimutan. Nung college ko, wala na ako maalala mga teacher kasi mga late sila. Lalo din teacher ko sa English. Lagi niyang sinasabi, 5 minuto lang daw siya naligo, kaya late siya. Ah, di ba? Late siya lagi. Pero hindi, ayan, sa Fiato University po naman ako nagkolehiyo. Nung high school naman po, dyan po ako sa Carlos Albert High School. Dito po sa Araneta Avenue. Oh, di ba? Kilala ko yung mga teacher ko. So, i-share nyo po sa akin kung yung mga favorite yung teacher na gusto nyo batiin. I-text nyo po sa aming text line 0977-342-1644. Pindot ako ng pindot nitong ating bed. Wala palang music. So, ako na lang kakanta. Okay. Talking about teacher, di ba? May isang teacher na naloka ako. Siguro naman nakita nyo sa Instagram, sa mga social media, no? Sa mga YouTube, na pinalo niya yung kanyang mag-aaral, tapos sinampal niya pa. Yung video daw po na nakunan nyo noong June or July. Tapos lumabas lang po siya nung last month lang po, noong September. Kaya ngayon, hindi naman daw po dapat magre-reklamo yung mga magulang ng bata. Kaya lang nakita nila, nagmura daw. Take note ha. Nagmura daw, tapos sinampal daw yung anak. Kaya ngayon, yung teacher, nawala naman. Siguro, nabigla lang din si mama, no? Nabigla lang po siya dahil bakit gano'n na Kasi naman, hindi naman ko kinakampihan lang yung teacher, ha? Kinakampihan yung bata. Yung bata daw po kasi, may daladalang speaker, nagpatugtog. O, yan. Siguro naiingayan si ma'am kasi nagbibigay siya ng lesson para po sa buong estudyante. Siguro nawindang lang din si ma'am yun. Bakit kailangan mag-speaker, magdala ng speaker? Kaya lang mali naman po ang pag-ano nyo, ma'am. Nilapitan yung bata, parang dinuro-duro. Dinuro-duro, o. Tapos mamaya-maya, kinompal na. Na-sight ko, nakita ko, eh. Pero ngayon, nawawala. Ma'am, ano, kung sino po kayo, lumabas na po kayo. Kasi wala pong mangyayari. Kawawa naman po kayo kasi iba po ang tingin namin sa inyo ngayon, di ba? Tsaka ba ngayon mapagalitan ka ng deck, matanggalan ka ng lisensya, kawawa naman po kayo, di ba? So, yan po ang mga kwentong guro yun sa akin, yung nabanggit ko na po yung aking mga favorite teacher ng elementary, si Mrs. Chavez, nung high school, si Mrs. Madela, nung college, hindi ko sila maalala. Sa Piyate, si Mr. Dimalibot. Hello, sir! Naalala mo ako. Dati pumunta pa ako dyan sa inyo. Ayan. Ayan, patugtugin natin. Ayan na. Eto na po ang music natin. Di ba? Kailangan masaya lang. Woo! Ayan. Tirahin mo na yan, tol. Tirahin mo yan, tol. Okay, balikan po natin. Mamaya abangan po natin yung ating mga kabarangay. Nandun na po sila Romar, sila Sir Buboy, at syempre si Mark Canlas, alias Baby G.
Ah, eto pa lang ha, may nagbalita po sa akin yung mga nanonood pa ng mga soap opera dito pa sa ABS, yung On the Wings of Love na extend daw po hanggang February. So, mabuhay ang Jadeen! Ay, wala na naman siya. Okay, ayan, na-lost na naman. So, dyan lang po kayo. Dyan lang po kayo! Kita nyo sa sobrang daldal ko, diba? So, eto. Eto ka. Nabalita ko po kahapon dahil umurong na po. Hindi na po matutuloy yung pelikula ni Mayor Herbert Bautista at ni Chris Aquino. Eto po ang chismis. Kahapon din sinabi ko, pinagbabayad po ng Committee ng Metro Manila Film Fest si Ms. Chris Aquino ng 1 million pesos. Paano ba sasabihin yun? Danyos ba yun? Hindi kasi sila nag-submit ng script, ng casting and everything, tapos hindi po matutuloy. Ako naman, ang feeling ko, mukhang hindi na kaya ni Ms. Chris. Kaya kita mo, dun sa tambalan ng nilang Aquino and Abunda, wala na siya kasi masyado napapagod na si Ms. Chris Aquino kasi ang taas ng dugo niya, di ba? Pero hindi naman ako natuwa. Oo, nalungkot din naman ako. So, pinagbabayad. At eto ka, mukhang may ipapalit daw po doon sa iniwang proyekto ni Ms. Chris Aquino. Malalaman po natin kung sino sila. Ayan, okay po yan. Yung mga pelikula naman po natin sa Metro Manila Film Fest. Okay, nag-press ko na po ang pelikula ni Cesar Montano at Maria Ozawa. Ang bilis nila natapos, ano? Tapos yung Hermano Puli ni Direk Hill Portes, matagal na po yung tapos. Isa na naman pong pelikula yon para po sa ating mga national heroes ba yan? Yung ating mga bayani dito sa Pilipinas. Ang tanong, sino po si Hermano Puli? Hindi ko siya kilala, sorry ah. Inamin ko sa sarili ko. Sino si Hermano Puli? Ginawa siyang pelikula ni Direk Hill Portes. Kasama po yan sa Metro Manila Film Festival. Ako may suggestion kung sino ang pwedeng pumalit sa pelikula ni Chris tsaka ni Herbert. Si Don at si Richard. Ay, kaya lang katatapos pa lang nila pala. Baka hindi na masyado. May bago pa rin silang soap opera. Busy ang Chardon. Di ba Chardon? Humabol sila sa mga love teams. Chardon. Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mga kwentong showbiz. Sa ating mga nagpa-file po ng COC o Certificate of Candidacy sa kanilang mga pwestong-gustong upuan. Pwestong-gustong upuan. O, take note. Ewan ko ba, bakit nagkakagulo sila sa mga upuan sa Malacanang? Magbit-bit na lang kayo ng mga upuan nyo. Inyo pa yon for life. Ang dami daw showbiz. Yung isa palang tatakbo senador, akala ko naman si Angel Locsin. Pamangkin pala ni Angel Locsin. Aba, tapos si Alfred Vargas. Ayan. Tapos na isang beses naman, pinakilala na po ng Muntinlupa yung mga tatakbong mga kandidato. At kasama doon, ang OMB chairman na si Ronnie Ricketts. Nandun din si Maris. Bongga, namin artista. Si Jolo Revilla naman po nag-file na rin at kasama niya ang kamukha kong si Jody Santa Maria. Jody Santa Maria, kapesko! Ang tanong lagi, magagampanan ng mga artista, ng mga posisyong gusto nila upuan kung busy naman po sila. Pero hindi naman po. At saka bakit? Hindi daw po alam. Meron pa nga doon nakapag-aral. Hello? Ang dami kayong artista ang tataas gumraduate sa mga pamantasan. Pamantasan talaga sa mga eskwelahan. Matataas din po ang mga natapos nila. Huwag nyo sinusino-sino ang mga artista na marurunong sila kaysa sa inyo. Charing. Ako nga pinapatakbo.
Eto, take note. Eh, gusto ko tumakbo ng hubad. Charing. Hanggang kailan ba ang filing ng candidacy of certificate? Kaya hanggang kailan ba yan? Ang daming ano, may mga sundalo. Nakakaloka yung mga sundalo. Ang mga sundalo pala hindi ngumingit eh, no? Buti pa yung mga pulis. Yung mga sundalo talaga para mga stricto sila. Pero mababait. Kasi nung sa Lanabal nung Sunday, katabi ko yung mga sundalo, mabait naman sila, okay naman sila. Wala naman silang problema. Nagpapapicture lang sila sa akin. Bongga! At magbe-breaking news muna po tayo. O ba? BBC World Report. Social kami ha. DCRJ 810 ang meron lang ngayon. BBC World Report. Kaya nyo ba yon? Sa buong mundo, nire-report namin. Naku, abangan nyo, may report kami sa Tanzania, sa Burma, sa Mongolia. Abangan nyo po yan. Kami lang meron yan dito. Courtesy of A-Tri Media Broadcasting Network. Good morning po ulit. Ako po si Shalala dito po sa Shalala and Friends. Sumpak na oras, alas 11.22 na po ng umaga. Whoop! Steel roofing, you can be sure. It's durable, Jacinto style. Jacinto color, steel roofing, high quality, good delivery. Check out Jacinto style and other roofing profiles of Jacinto color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Good delivery, Jacinto style. Or you may text 0917-875-1867. Honey, may lakad ka ba? Oo, sweetheart. Lalakarin ko pa kasi yung mga clearance ko sa opisina ng Ombudsman, Malacanang at Civil Service Commission para sa retirement pay ko. Hindi na kailangan kumuha ng lahat ng yan, Han. Binawasan na kasi ng GSIS ang documentary requirement. Application form na lang at pag na-process na ang retirement claim mo, hihingan ka na lang ng GSIS ng Declaration of No Pending Case. Dapat notaryado, ha? Ganun ba? Mas okay na pala ang serbisyo ng GSIS ngayon. At syempre, sabay nating i-withdraw sa ATM ang retirement pay mo. Basta sabi mo, ha? GSIS, karamay mo. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa contact center 847-4747 o bumisita sa GSIS website www.gsis.gov.ph. GSIS, maasahan ng lingkod bayan. Come to RJ Bistro, the home of rock and roll, and enjoy live bands performing music from the 60s to current day hits. Tonight, watch the Flashback Band. We'll be playing 70s, 80s, and 90s hits. RJ Bistro, the home of rock and roll. Lower level, Dusitani Hotel, Makati. For inquiries or reservations, please call 218-3326 or 0906-221-1524. All around my home. Narito na ang maghahatid sa inyo ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan ang nag-iisang shalala ng buhay niyo. Makinig at manalo dahil uulan ng pagpapala dito sa Shalala and Friends. Tutok na Lunes hanggang Biyernes. Siguradong bubuhos ang swerte tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Shalala and Friends. Dito lang sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Yan ang nararamdaman ko ngayon, no? Look, sabi ka ng kaibigan ko. Luka-luka ka talaga yung bed music mo. Ay, naka, bakit ba? Gusto ko yan. Oy, may nakita ako dito sa PEP. Tatakbo daw si Edo Manzano bilang senador? Naman! Ito pala yung pamangkin pala ni Angel Locsin, yung ini-endorse yung bayan muna representative si Nery Colmenares for senator din. And congratulations sa bumubuo po ng Itbulagas Calye Serie
binigyan po sila ng mga trophy at award at inoror, binigyan po sila ng mataas na honor ng Catholic Social Media Awards. Ito po kasi dito napapansin niyo si Lola ni Dora, nagsasalita siya ng mga dati-dati pa nating ginagawa, 'di ba? Yung papaano manligaw ang lalaki at bawal ang kiss, bawal ang holding hands, bawal yung makikipag-date. Agad at higit sa lahat ang pinaka-importante dito. Dapat po mga bagets, ha? Lagi po tayo nagsasalita ng po at opo. Okay lang kung tawagin nyo ang nanay nyo, hi mom, hi, tapos ang tatay, hi pop, so mga ganun. Pero dapat po, nagbe-bless din kayo. Sa amin, hindi naman sa pagmamayabang, ha? Ganun pa rin, practice namin ng mga pamangkin, ng mga pamangkin ko at mga apo, kailangan mag-bless sa amin. Kaya congratulations, dahil ito naman yun, ito po yung kagawian at kahalagahan po ng Pilipinong pamilya, yung galang, kung paano po tayo mag-kiss, kung paano po tayo mag-bless, kung paano po tayo magsasalita ng po at opo. Kaya dahil dyan, ginawaran po ng mga matataas na parangal ng Catholic Social Media Awards ang EAT Bulaga! At syempre, huwag naman din natin deadmahin ang showtime. May mga ganyan-ganyan din na po sila. Okay? O, nabigyan lang ng award kasi ang It Bulaga. Okay? Naloka ako, ha? Si Tatakbo? Tatakbo talaga si Edu Manzano. O, why not? O, eto ang nakakaloka. Nang minsan, binisita ni Chris Aquino yung bahay ni Jeneline Mercado. Hulaan nyo! Kung ano ang nakita, alam talaga si Chris, malikot ang mata. Marami siyang nakikita. Alam niyo ba kung ano nakita niyo? Ako, masyashock kayo. Lalaki, nakita niya sa bahay ni Jeneline. Lalaki, tropping lalaki. Hindi. Doon sa lalagyan ng mga trophy, yung mga award na tinanggap po ni Jeneline, nakalimutan niya, nandun yung trophy ng kanyang ex na si Luis Manzano. Kasi nung sila pa daw po, wala daw si Luis, tinanggap niya. Tapos nanalo din po nung time na yon na isang award si Raisa May Dizon. Ay, wala din si Raisa May dahil taga GMA po si Jeneline, tinanggap niya rin. Binigay niya kay Raisa. Nakalimutan niya lang kay Luis. Ayan, tagal na ha. Hanggang sa nakita ni Chris Aquino, sabi ni my God! Bakit nandito sa iyo? Nakalimutan niya daw ibigay. So, si Chris Aquino no, ang magbibigay ng award ni Luis. Kasi magkapit-bahay lang sila. Ah, diba? Oy, get well soon kay Freddy. May sakit ba siya? Hi, Fred. Okay. I-text niyo ako kung pwede na yung ating ano, ha? Yung ating barangay. But before that, saan ko ba i-click yung ating blind item? So, at mamaya abalitan natin, ha? Okay. So, mamaya na yan. So, tingnan na po natin kung ready na po sa barangay. Okay na ba? Sino ba pwedeng kausapin? Kung okay na sila Mark and La sa barangay? Paano po natin umpisahan yun? O, bago yan. Asan ba natin dito? Ito, yung FX ba yan? Okay. So, hinahanap ko pa yung mga buton dito. Baka ano mabuton ko, mabura lahat dito. Pagalitan pa ako. Masyonggal ako, charing. Congratulations to the Fourth Power. Napanood nyo ba yung kanilang performance sa X Factor? Grabe, kinanta nila yung kinanta ni Christina Aguilera sa Burlesque. Why? Gusto yung Burlesque. Oo. Marami pa rin ba tayo nagbuburlesque dito? Ako minsan burlesque. Congratulations, nabigyan na po sila ng upuan. Ng upuan kasi 6-chair, six-chair competition eh. Yung mga pauupuin po doon, makakasama na. Kaya lang, pag sumobra yun, nagtatanggal pa rin sila. Nagpapasok, nagtatanggal. Kaya nagtilian ng UK. Nakakalokang ingay nila pero nakakuha na po ng 6-share ang ating To The Fourth Power. Grabe, congratulations. Ayan, okay. Congratulations siya. Okay. Ano sa barangay na ba tayo? Okay, wait lang po ang ating, ano ba pipindutin ko dito sa blind item? Ito, ayan.
Baka, ayan, okay, okay na. Napindot ko na. Ito na po ang ating... Aren. Okay. Ayan ba? Ayan. Okay. Wala, wala. Okay. Balik po tayo. Sino itet? Hulaan nyo, blind item ng showbiz galore. Ay? Okay, paper na yun. Okay lang, kasi kapatid ko naman siya rito, no? O, kalahi ko naman siya. Blind item! Sino itong gay comedian? O, ananuknuka ng yabang. Nuknuka ng yabang. Alam mo ito, ang dami naging kasalanan nito. Nako, inaway pa nito yung pinakasikat na gay. O, alam niyo na, ha? Inaway-away niya pa yon. Kaya, hindi naman in fairness sa pinakasikat na gay, eh, hindi niya naman daw pinagpapatol. Eto ka. Walang-wala na ito si gay comedian. Alam niyo ba kung ano ang ginawa ng luka-luka? Eh, wala na nga siyang pamasahe. Tsaka may nakakita sa kanya, gusgusin na siya. Asa ng damit? Wala ka bang tubig? Wala ka bang sabon? Padalang kita. Eto kasi no, medyo malakas pa ang kita. Mahilig ito mag-boyfriend-boyfriend. At ito daw, kung kumuha ng kotse, alimbawa, magda-down. Di ba ang mga kotse? Kasi yung mura lang ang down. Di ba? 20,000 may kotse ka na, di ba? Aba, sa kanya, after 2 months, wa na yung kotse. Kinuha na ulit. Kinuha ulit ng barangay. Charing. Speaking of kotse, eto ka, alam naman lahat ng tao na walang-wala na siya at nga siya. Alam nyo ba? Magkukuha pa rin daw siya ng kotse. Aba naman, kapal ng pest. Eto ngayon, di ba, iniimbestigahan yon? Sini CI? Crime investigation talaga. Sini CI? Crime investigation. May krimen na gano'n. Siniay po siya. So pumunta sa kanilang housing. Tinanong, dito po ba nakatira si Bakla? Dito po ba nakatira si Bakla? Habi, opo, dito po nakatira. Ah, talaga? Ah, sige. Kasi po, kukuha po siya ng kotse. Sinisiay lang po namin kung totoo po talaga na sa kanya. Sa kanila po yung bahay dito, pero kasama lang, hindi po sa kanya lahat. At tinignan daw yung bahay, walang kagamit-gamit. Sabi niya, ay, kanya po, yan po ang bahay niya. May pampahulog ba siya? Sabi din ng kapitbahay, wala! Ang dami nga utang namin sa, ang dami nga niyang utang sa tindahan. Diyos ko, pati nga 2 pisong, ano, hinihingi niya pa tubig, ha? Yung tubig na nasa plastic. Inuutang pa rin yung daming utang niya, pati pamasahe ni Ingi sa amin, tapos kukuha pa ng kotse, kapal ng pes. Sino siya? Ayoko siyang pakialaman. Ayoko siyang pakialaman. Tama na yon. Oo, nabigyan na kita ng moment, sayang oras ko, no? Binibili oras ko rito, charing. At syempre, eto na po. Eto na sila, eto na siya. Eto na kayo, mga friends. Akyat ko lang ng konti. The one and only, Mark and Last Baby G. Hi, Mark! Taas ang energy ko. Hello, isala na. Hello, kamusta ka naman? Ito, mabuti pa sa okay. O, ano, saan barangay ka? Yes, andito tayo sa Barangay Hall of Paang Bundok. Iriga Street. Yes, Quezon City. Paang Bundok. Oo. Paang Bundok na tapos Iriga pa, parang Bicol, di ba? Iriga Street, Quezon City. Saan malapit yan, Mark? Doon sa Amoranto. Ah, Amoranto. Ay, kahapon. Ah, sige. O, sino ang kagad? Pasalamatan mo na kagad sila, Kapitan. Yes, si Kapitan William Macachua. Sino pa? Secretary Ray Balon. And kagawad, Kati Macol. Ah, talaga. Wow. Madalagdagan yan next week. Meron naman tayo ibang pamimigay sa kanila. Okay? So, Mark, are you ready? Okay. At lagi ko sinasabi, Mark,
first contestant. Woo! Hello po. Hello. Good morning. Good morning. Si Shalala po ito. Ano pangalan mo? Mirna Makalinaw. Ano? Mirna. Mirna Makalinaw. Malinaw na malinaw ba kami dyan, Mirna? Napakalinaw po. Ilan taong ka na, Mirna? 52. Ilan taon? 52. 52 na po. Nako, ang boses mo para ka lang 22. Asan si Mister Mirna? Wala na po, nasa kabilang buhay na. Nako, sino may kagagawan? Ikaw. Pinatay niya. Bakit? Nagkasakit ba si Mister? Motor accident po. Ay, nako, kawawa. Ilan ang naiwan sa iyong anak? Tatlo. Tatlo, malalaki na ba? Ay, nagtatrabaho na po yung dalawa. Lakas lang natin ang yung okay. Sound dati sa labas. Okay, okay. So may mga apo ka na, Mirna? Yan lang po, si Aki Yuri. Wow, binanggit. Diba? Taga saan ang mga, taga saan probinsya kayo, Mirna? Ah, dito lang po, Quezon City. Wala kayong probinsya? Wala po eh. Ha? Ah? Pareho kayo namin, yung tatay ko Manileño. Kaya dito lang kami. Ang hirap, di ba? Wala tayong pinupuntahan probinsya. Oo, sige. Ano trabaho mo? Barangay treasurer po. Ay, sosyal! Sosyal ka dahil may hawak ang pera. Ano po? Mahirap ba ang budget sa barangay? Ayos lang po. Ikaw, ikaw yung nagtatabi at ikaw yung nagbibigay ng pera pagkailangan ng mga kasamahan, lalo ni barangay captain, di ba? Oo, mahirap, di ba? May mawala. Tapos meron, Diyos ko, ingatan mo yan para hindi ka mapagbintangan, ha? Kaya ako makulong. Meron na bang kaso na nawalan ka pero hindi ka, pero I'm sure tinanong ka rin. May ganun bang... Maliliit lang pero inabunuan na lang po. Oo, pagkagano'n. Lalo ni pagsukli-sukli, ano? Uy, tayo kami tatanong lang ako, pag humingi ba kami ng certificate sa barangay, may bayad ba talaga? Wala po. Sa barangay Pamundok, wala po. Ay, naku, may naalam akong barangay, binabayaran. Ay, naku naman. Oo, kasi sa labas pa lang, hinaharang na ng mga tao. OMG yun. Oo, nakakaloka sila, di ba? Nako, ibubulong ko sa'yo kung saan. Saan yun? Mamaya na, dahi. Chismosa ka, ha? Huwag ka mag-chismis, kinakwento ko pa. Hindi, di. Alam ko nga, barangay certificate, walang bayad. Kaya lang, inaabangan ng mga empleyado sa baba kung sino yung magkukuha na barangay clearance. Tapos, nagpapabayad sila para daw mabilis. Tama ba yan? Tama ba yun? Hindi mo makatarungan yun. Chichismis ko sa'yo, mamaya ako sino siya, ha? Okay. O, eto na. Dahil sabi mo wala kang asawa, naghahanap ka ba? Yes. O, ayan na, nakita mo na si Mark. Iyon na yan, iuwi mo. Eto na, kayakap ko na. Alante. Iuwi ko to. O, iuwi mo yan, pwede. Pakainin mo lang, ha, day? Hindi ko siya pakakainin. Ah, I love you. O, tanongin mo na yan, Mark, baka kung saan pa mapunta yung tanungan namin yan. Okay. Yes, ito na po ang tanong nyo. Ano ang title ng show nila Percy Lapid, Joey Falcon, at Jerry Up? Ocho Derecho! Yay! Yes! Mabati po po sila yan. Binabati ko po ang mga kagawa, lalong-lalo ng mga council. Higit sa lahat, si Kap Makachua. Na siya po ngayon ay tatakbo bilang isang konsehal ng Distrito 1. Aba, ang taray. Ayan. Ito ay makamasa, makadiyos at makatao. Aba naman. Isa na ang mga anak ko, si Sachi ko, Dustin. Ako ko si Yuri, Shinji, Len, Simpon, at si Teacher Alice. Ay, alam mo, Mark. Dahil sa dami ng binati niya, huwag mong bigyan ng papremyo yung babaeng yan. Huwag mo siya bigyan ng premyo. Yes, at dahil po siya, tama po kayo. Makakatanggap po kayo ng placenta soap and olive tea. Wow, thank you very much! Ay, maganda yan. Pampuputi ka dyan, luka-luka. Salamat po sa A-Try Media. DCRH 810. Ay, DCRJ, luka-luka. Sana na! DCRJ 810. Chocolate.
Ayan, okay, thank you. Biglang magalit sa atin. Nagkaroon sila ng game show. Oo. Kami lang meron ganyan. This is RJ810. Original lang yung ganito. Oo, okay. O, next contestant. Yan, si ate. Ano pa para ni ate? Margie Carlos po. Margie! Kamusta ka, Margie? Si Shalala ito. Okay lang po. O, ba't malungkot ang boses mo? Si Mirna, ang taas-taas ng energy. Margie, ano trabaho mo? Streetkeepers po ako ng DSWD. Aba na. Magkano kita dyan? Atin 60 lang po per day. Magkano? Magkano? 360 per day. Aba, hindi na masama yun, ha? Tulong po sa amin ng gobyerno. Oh. Oy, ang ganda niyan. Maganda yung ganyan. Kaya huwag niyo sasabihin mga nakikita niyo sakali. Ano yan? Masisipag kayo at ginagawa niyo yan para sa mga mga pamilya, di ba? Opo. O, asa si mister? Ano po, may trabaho po, security guard. Ilan ang anak niyo? Dalawa na po. Huwag nang dagdagan. Oo, at least nagkakatulungan kayo. May sarili ba kayong bahay, Margie? Ano po, sa probinsya po, sa Nueva Ecija. Ano to, may mga anak mo? Yung isa ko lang po, nasa Bienan ko po. Tapos yung isa na sa'yo? Opo, na sa akin po. Ayan. Oy, Margie, ang ano ko lang sa'yo, ang request ko lang sa'yo, mag-ipon kayo, ha, day? Mag-ipon, ha? Ng mga opo kinikita para meron kayong dudukutin pag kailang kailangan, ha, okay? Ah, sige. O, ito ang tanong ni Mark, Baby G. Mark! Yes, ito na ang tanong mo, ate. Anong oras ang programa Katapat at Karancho? 10 a.m. 11 a.m. Yes! Congratulations at dahil dyan, nakatanggap ka ng Placeta Soup and Olive C. Maraming salamat po sa buong-buong ng 8:30, DJ RJ, 810, Shalala, and Mark Placenta Soup and Meat Chocolate. Binabati ko po lahat ng buong-buo ng proyekto ng DSWD Tawid Pamilya Program. Maraming salamat po sa tulong niyo. Ay, may nag-text sa akin, Mark, sandali. Si Nicole Jacinto, I'm enjoying your program, Shalala. You're a good host. Diyos ko, kaibigan ko. Nicole, thank you. You're a good host daw, okay? So, Mark, yes, nabigyan na natin yung mga papremyo. Sabi mo, tama na, ayoko na. Oo, oh, ayoko na. Pinack up talaga. Okay, next contestant! Yes, si ate. Ano po pangalan niya, ate? Mary Grace Mercado. Pakilakas. Mary Grace Mercado. Mary Grace? Ano apelido? Mercado. Mercado. O, kamusta naman? Okay lang po. Ano trabaho mo, day? DSWD po. Oo, bongga din yan, ha? Dapat masipag lang tayo, ha? Tsaka dapat, bago kayo pumasok, ito ang tip ko sa inyo, ha? Kumain po kayo ng marami bago kayo magtrabaho, tapos matulog kayo na maaga. Baka naman, ikaw nakikipag-chismisan ka muna bago ka matulog. Hindi po. Pero hindi, alam mo, kahit nawala ako dyan, para ang feeling ko mga chismos sa mga utaw. Yung chismis na masaya, yan, bongga yan, di ba? Pag chismisan nyo yung trabaho niya, yung mga trabaho nyo para masaya. Eh, may asawa ka na. Opo. O, ba't parang malungkot ka na tinanong kung may asawa ka? Natawa siya. Dapat, may asawa ako, opo! Gwapo ba asawa mo? Dati po, gwapo. Eh, ngayon, ano na itsura niya? Na po sa paningin ko. Luka-luka ka! Bakit naman? Baka naman ikaw may kagagawan. Ayaw ko lang po. Sino ba kamukha niyang artista dati nung naging shota mo? Sino kamukha niya dati? Sino kamukha niya dati? Dennis Trillo. Wow, Dennis Trillo ka dyan. Eh ngayon, sino nakamukha niya? Sino nakamukha? Sino na? Sa bubble gum. Si Diego. Diyos ko ka, babae. Ilan ang anak niya? Dalawa lang po sa kanya. Wow. Bakit meron ka sa iba? Muna ko po. Nag-aaral. Wow, social.
Welcome pa, kaganda mo naman, te. Oh, anyway, tatanungin ka na ni Mark, gusto mo pa ba ng asawa? Hindi na po. Oh, ayan katabi mo, bibigay ko sa iyo. Hindi na po. Bakit? Meron na pong iba. Ah, sige, tanong mo na, Mark. Diyos kayo, makakausap ko dito, mga lukaret. Okay na, Mark. Yes, ito na tanong mo. Teka, Mark. Mark, tinanggihan. Ano ang title ng show nila, Pelita Uy at DJ Tony? Usapang babae. Yes, congratulations. At dahil po dyan, makakatanggap ka ng Placenta Soap and LC. Plus Nips. Okay na. Okay salamat na po sa A-Train Media, DCRJ, 810, Shalala and Mark Placenta Soap. Wow. Yes, congratulations. Ang pangalan mo pala, Mark Placenta Soap. Tama. Okay, sige na, naubo ako din sa mga lukarit na ito. Anyway, may nag-text sa atin, hi, hello to you beautiful at wagas na wagas ang kaseksihan, mahal na mahal ka namin, Miss Shalala at gwapitong Kuya Mark. Oh, pakibati po kami na sa sasakyan. Van ha, take. Nasa biyahe, nakikinig po kami papuntang Malolos office namin. Kasama ko driver namin si Kuya Alfred, Miss Eleanor, Ma'am Rose. Lapit na po kami dito sa Tabang exit. Salamat, God bless. Solid Marvin Kapili, Manugi, Tondo, Manila. Okay? Thank you, ingat kayo. Okay? O, bago tayo mag-commercial, o, contestant ulit tayo. Mark, go! Yan, si nanay. Ano po pala nyo, nanay? Malin Navarro po. Ano ulit? Malin Navarro. Ilan taong ka na, Malin? 44 po. Aba, ang taas ng energy. May asawa ka na, Malin? Meron po. Bakit? Meron. Bakit ka may asawa? Bakit? Siyempre, asawa sa buhay. Wow, matagal na kayo. Opo. Oo, ilan ang anak? Oo. Ano trabaho ni Mr. ngayon? Construction po. Aba, ikaw, ano trabaho mo? Dito po sa, ano, Pambundok Street Sweeper. Aba naman. Ay, maganda pala ang, maganda pala sweldo dyan, ano? Na, opo. Nakukuha nyo rin ang akinset katapusan. Ganun din. Hindi po. Aba. In fairness, pag nakakuha ka ng sweldo, anong una mong binibili? Bigas. Ayun. Very good. Ay, pero yung bahay nyo ba, nangungupahan ba kayo? Opo. Nako. Alam mo naman ako, chismosa numero uno. Magkano na yung mga upahang bahay dyan? Nito po. Ay, kaya naman. Nakakatulong ba si mister? Opo. At saka yung mga dito po, mga council po ng Pambundok. Aba naman, babait naman pala nila dyan. Oo. Opo. O, teka si mister construction, sino ka mukha niyong artista? Sino? Diego po. Sino ulit? Diego. Ah, si Diego. Eh, ikaw, sino kamukha mo? Ako po, si ano, si Marisa po. Sino Marisa? Yung po, ano, Kumantamad. Ay, nananood sila. Okay. Oh, anong station kami? X10 po. Oo, anong pangalan? Dizzy? Very good. Oh, hindi pa 'yun ang tanong. Sige. Oo. Gusto mo ba magkaroon pa ng boyfriend? Ay, hindi na po. Eh, kung ibigay ko sa iyo katabi mo si Mark. Hindi po. Bakit? May anak na po ako, apat. Eh, malay mo, yung iba gusto pa din. Ay, hindi na po. Wow, ikaw ayaw mo na. Okay. Hindi na po. Oh, eto na, tatanungin ka na ni Mark Canlas. Dali. Eto na tanong mo, Mark. Dali. Bago yes, kita ibigay. Yes, na po ang tanong nyo. Ano ang frequency ng DZRJ A-Drive Media? FM po! Yes! Congratulations po! Makakatanggap po kayo ng placenta soap and olive tea and leaf chocolate. Ang jingay! Opo. Salamat po sa A-Drive Media, DZRJ FM, Shalala at Mark Canla. Yes, okay. Congratulations. Pero Mark, teka muna. Thank you lang ako kay Jim Acosta ng Soundstream. Mga pinibigay na sabon. Next week, meron na tayong iba. Promise. Ako na ang ano, kinarir ko na siya. Kinarir ko siya. Para marami tayong ipamigay. Okay?
So para sa susunod, babalik tayo dyan. Marami na ulit tayo pamimigay, ha? Mama. Ay, kamusta naman yung weather dyan? Makulimlim ba? May ulan daw eh. Medyo makulimlim na konti. So, ano? Mapalit-palit eh. Mapalit-palit nga. Sabi nga daw sa weather view, sa pag-asa kanina, medyo uulan. Inuulan naman tayo paghapon at gabi, di ba? Madalas yan. Oo. So dapat yung mga nakikinig po... Oo. Dapat yung mga nakikinig sa atin, kung may sobra po kayo, uminom po kayo ng vitamin C. Diba? Para masaya, para ikaw ano mga ginagawa mo, iniinom mo bago ka lumabas ng bahay, Mark? Meron kaming iniinom na powder vitamin C. Aba naman. Ako marami. Babanggitin ko na lang sa iyo pag nakita tayo. Diba? Yes. Pang ilang contestant na tayo, Mark? Panglima na. Ayan, tapos yung lima mamaya naman, 'di ba? Okay, yeah. Okay. Tawagin na natin our next contestant. Yan, si ate. Ano ang pangalan niyo, ate? Hello? Hello po. Ano pangalan? Trinity Sevilla. Ano ulit? Trinity. Ano palayaw mo? Zenny na lang po. Zenny? Opo. Aba, ilang taong ka na, Zenny? Ano po, 30. Aba, may asawa? Opo. O, bakit ka nagkaasawa? Ginipto ko po. Talaga ang hirap sagutin ng mga tanong ko, 'di ba? May anak kayo? Opo. Ilan? Isa lang po. Ang asawa mo? Isa lang din. Ay bakit ang tipid nyo? Isa lang anak nyo. Ayat ng buhay. Oo, tama 'yon. Pero pwede rin dagdagan ng isa para may kalaro sila. Ilang taon na ba 'yung anak mo? 7 na po. Oh, ano pangalan, bagitin mo na. Pa? Ano pangalan anak mo? Dali batiin mo na. Ayan. Ako pa. Aba. Bakit yung asawa mo, hindi mo binabate? Hindi ko na ba natatrabaho. Talo din po. Ah, okay. Ano pa? Ay, naglalabing-labing pa ba kayo paggabi? Medyo. Nada! Kahit napagod kayo pareho? Ara! Ano tawagan ninyo, Zenny, ni Mister? Dati, dinatagarada kami. Love. Ang... Nagkasawa na po kami. Papa, mama. Wow! Love. Ngayon, mama, papa. O, diba? Mabait naman si kuya. Super bait po. O, ba naman. Masaya. Kaya kasi masaya ang boses mo. Mukha ka masayang tao, diba? O, pasasayahin ka pa namin kung masasagot mo yung tanong na yung Mark Canlas. Go, Mark! Yes, ito na po ang tanong nyo. Sinong host ng programang New Bandilo? Yang Rato! Yes, congratulations po. Bibigyan pa namin kayo ng papaganda nyo. Placenta Soap and Olive Tea. Thank you po. Pasasalamat po ako. Sete and Rejas. Ang ingat. Pero alam mo, ma'am, maganda yan, Mark, diba? Isa pala nga anak nila. Pwede dagdagan para may kalaro, diba? Tsaka may kasama. Oo, hindi malulungkot ang bagets at 7 years old pa lang naman siya. So, pwede nang dagdagan niya, no? Diba? Hanggang isa na lang, dalawa na lang. Hindi po namin sinasabing huwag kayo mag-anak, lalo na pag marami, bawasan. Huwag na mapudagdagan, diba? Mabuti rin po, kami po kasi, siyam kami magkakapatid, pero noon pa yun, ngayon kasi po, masikip na ang Pilipinas. Alam mo ba, Mark, na sa 100 million plus na ang populasyon ng Pilipinas? Wow, ang dami na lang. 100 million plus, ha? Pinoy pa lang yon, Pilipinas pa lang yon, di ba? Akala ko sa buong mundo, di ba? So, dapat control tayo, Mr. and Mrs., lalo na pag wala tayong masyadong kabuhayan. Oo, di ba? Lalo na pag wala tayong kabuhayan, dapat magtipid-tipid din, di ba? Yung maganong factor, di ba? Ikaw, Mark, panag-asawa ka, ilan anak ang gusto mo? Dalawa. Uy, dalawa talaga. Ha? Dalawang dosena. Ang dami naman.
Kakayahin ba ng misis mo yun, dalawang dosena? Hindi, joke lang. Ako siguro, pag naging babae ko, gusto ko dalawa lang. Isang boy, isang girl. Oo. Pero pag ano, biniyayaan kami ng twins, tama na yun, di ba? Dalawa na kasi. Ayan, ito po sinasabi natin population kasi para mas maganda buhay natin. Nagkakasya yung mga kinikita ni Mister, tapos tutulong pa si Mrs. Pag dalawa, mas maluwag tayo sa pera, di ba, no? Mas makakaipon tayo. Mas hindi yung mga bata. Oo, makakapag... Na maayos. Totoo yan. Eh ngayon naman, edukasyon sa atin. Yung iba naman kasi, sabi, walang bayad. Tapos yung PTA, ang mahal-mahal. Tapos ang dami pang binabayaran, pati uniform and everything. Eh, hindi mo naman din aalisin nyo sa mga public school. Kaya lang iba talaga, parang ano na, iba na. Iba na, oo. Okay, so bago yung susunod natin, Mark, ito lang may ano lang ako, yung blind item kanina. Merong mga nanghuhula rito. Itutuloy ko lang sa'yo, ha, itong gay comedian na ito na medyo pala ocean deep na. Pala ocean deep, oh. Oo, so sobrang wala na siyang kinikita, nakuha niya pang mag-car loan. Wow. Kapalam. Binigyan siya agad. Hindi, eto ka. Siniay siya. Crime investigation. Crime investigation talaga. Hindi, ba, di ba pag sinisiay? Para malaman yung kabuhayan. Eh nakita yung loob ng bahay, ang dilim, wala mga gamit. Ay, nakuha na. Kasi yun ang maganda pa yung buhay nito, boyfriend dito, boyfriend dyan, ayun na ubos, hindi mala nakatulong sa magulang. Pero ngayon, disapprove kasi nga, ultimo yung kapitbahay niya, inuutangan niya. Imbes na yung mga kapitbahay magtanggol sa kanya, hindi na siya na inano kasi nga may mga utang sa kanila. So mga kapatid, sa pananampalataya, wag na po tayong umano ng ganon, ha. Wag na po natin pilitin yung mga bagay na matataas at malalaki, mga mahal. Tayo lang din po masisira, di ba? Mahirap kasi maging social climber at maging trying hard, di ba? Yes. May clue na ba? May clue tayo? Oo, wag na. Basta ang pangalan niya pambabae. Nice. Okay. Dami niyan, ha, di ba? Okay, so bisitahin niyo po ulit ang aming website, atrymedia.com, ang ating broadcast live link, atrymedia.com/broadcast then live. Hi! Para masubaybayan po ang live streaming ng aming mga programa, kaya puntahan niyo na po ang atrymedia.com broadcast live. Makikita niyo rin po sa mga link para sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Makikita niyo po doon lahat. Pati na din po ang ating mga contact sa text line 0977-342-1644 at ang ating hotline, Mark, 412-0288. Oh, very good. Magbabalik po kami ni Mark Canlas dyan po sa Barangay Hall ng Paang Bundok, Quezon City. Mag-news muna po tayo, di ba, Mark? Magbabalik po ang Shalala and... Yes. Susunod na po ang ating news. Ang oras po natin, alas 11:59 na po. Narito na ang maghahatid ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan. Ang nag-iisang Shalala. Shalala ng buhay niyo. Now na, Shalala and Friends. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan
kasiyahan sa Shalala and Friends, kasama ang Shalala ng buhay niyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali, kasama ang inyong karancho, Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa salyo ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon, kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama si Pelita Peralta Uwi at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika, ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore, kasama ang nag-iisang reyna ng mga Galoreans, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, ihahatid sa Balita alas 4 ni Tonitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa Ocho Diretso, kasama sila Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan, ihahatid sa inyo ng Klinika On Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino, handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. Amidst a rise in Palestinian violence against Israelis, Prime Minister Benjamin Netanyahu opened Israel's parliament. He declared the country will overcome what he called the knife terror and exist forever. Opposition candidates are calling for Guinea's presidential election to be annulled. They say the vote on Sunday was rigged in favor of incumbent leader Alpha Conde. The 7 opposition candidates held a news conference to denounce the election as a grand deception. This is VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. Okay. Bago po natin balikan si ano si Mark and Last, meron lang po ditong balita. Ito pala yung tinext sa akin ng kaibigan ko. Kay Cesar Montano. Okay? Inamin daw po ni Cesar Montano na matagal na siyang hindi nasisilayan o nakakausap man lang ang mga anak nila ng kanyang dating asawang si Sunshine Cruz. Nasa PEPO ito ha. Kaugnay ito ng kasong physical abuse at hiwalay na reklamo paglabag ng RA 92620 Anti-Violence Against Women and Their Children Children Act na isinampa ni Sunshine laban kay Cesar. Ang pahayag ni Cesar na kamustahin na kanyang relasyon sa mga anak na babae nila ni Sunshine, ang sabi niya wala daw siya masasabi kasi isinami daw ng dating asawa ang pangalan ng 3 anak niya sa kaso nila. Ha? Bakit ganun? Malungkot ako. Eh, wala naman siya masabi kasi nasa loob na daw po yun ang gag order. Kaya, pero galit na galit daw si Cesar sa idea na yun. Bakit isinama yung 3 anak? Bakit may ganun, ano? Wala naman kinalaman dapat ang mga anak dito. Alam mo, nalungkot ako rito. Napaka nakausap po ng mga press si Cesar sa press ko ng pinagbibidahan ng Metro Manila Film Fest na nilalang. Yan po. Dismayado daw si Cesar dahil hindi umano nakipag-ugnayan sa kanya ang kampo ni Sunshine o si Sunshine mismo sa kasunduan nila noon. At hindi pa rin daw nakikipag-cooperate ang kanyang dating asawa si Sunshine against the law. Kasama yun sa agreement nila at hindi ito ginagawa. Naku, kung saan po pupunta ang kasong ito, nalungkot ako. Nalungkot ako. Naku, mahal ko itong dalawa. Ay!
What a love, diba? Kakalungkot, ano? Sana hindi na kinasinami mga anak. Shine, I love you, Cesar. Alam mo din yan, nandiyan ako sa ano nyo. Pero nalungkot ako sa issue. Pero nagpatugtog ako ng mamasama sa, diba? Okay, balikan po natin si Mark Anla sa Barangay Paang Bundok. Mark! Go! Mark, how are you? Oh, so, okay, so, balikan po natin. Oh, sabihin ko ulit, kakalungkot. Akala ko yung sigalot na mag-asawa doon lang, 'di ba? Yung kasi meron daw may kinukuha daw lupa si Sunshine. Ito po na balita na din to sa mga television, sa mga periodiko. Sabi naman ni Cesar, kung yun lang ang gusto mo, iyon na. Ibibigay ko na sa iyo ng buong buo. Huwag mo na lang sirain yung buong pagkatao ko. Pero isa pa nakakalungkot. Bakit nasama yung tatlong anak? Ay, naku, nakakalungkot yung tatay pa din yun, di ba? Okay? Mark, pasayahin natin dyan sa barangay. Okay. Nalungkot lang ako sa news ko. Pasayahin natin dyan, Mark. Okay ba? Yes! Next contestant tayo, Mark! Yes, si ate. Ano po pala nyo, ate? Annalisa Torres. Annalisa Torres. Ilang taong ka? 25 po. Oo. Ilan ang anak? 2 po. Ang asawa? Isa lang po. ano trabaho ni Mister? Construction po. Oh. Ba't ang iingay ng mga kapitbahay mo, maluka-luka yan, chismosa? Tumigil kaya? Kinakausap sa Annalisa. Ano trabaho mo, Annalisa? Twitter po. Ah, okay. Maganda naman pala ang kita dyan, di ba? In fairness, I love you. Minsan pupunta ako dyan, magkikipag-chismisan ako sa inyo. Mukhang marami akong mababalitaan, ha? Oh, ilan ang anak ulit, Annalisa? Nakalimutan ko, 3? Okay. So, tatanungin ka na ni Mark Canlas, ha? Para may meron ka pa sa lubong sa inyo, mga anak. Go, Mark. Mark? Yes, ito na po ang tanong mo, ate. Ano ang title ng show ni Rodel Fernando? Showbiz Galore. Wow! Yes. Showbiz Galore. Tama po ang ate. Dahil na matanggap po kayo ng Magenta Soap and Olive Tea. Ate, kami na maingay! Mark! Salamat po sa 8-10 Mark. 8-10 Ang ingay! Naku, sabihin mo yung mga babae yan, pagpunta ko dyan, magsabunutan kami. Ay, hindi pala, pwede pala magkutuhan kami. I'm sure yun lang ginagawa nyo, magkutuhan. Diba? Okay, Mark. Next contestant tayo. Yes, si ate. Ano ba pala niya, ate? Noemi Beso. Ano ulit? Noemi Beso. Noemi Beso, aba? Beso. Beso. Noemi. Noemi, ilang taong ka na? 30 po. Opa, may asawa. Meron po. Bakit? Siyempre. Kailangan, di ba? Lalo na paggabi. Correct. O, correct ka. Ilan ang anak mo? Dalawa po. Anyo pala nyo. Okay. Ano trabaho ni Mister? Machine operator. Ano? Machine operator. Anong machine ang ino-operate niya? Ay, sa mga, ano, tubo. Ay? Tubuhan. Machine sa tubuhan talaga. Oh, para ikaw lang na iba ang trabaho ni Mister, iba dyan karamihan kagawad, construction worker na kailangan natin. Tapos ay machine operator ng mga tubo. Gusto mo yon yung mga tubo? Siyempre! Ilan anak niya? 2. Oo. Dadagdagan mo pa ba? Hindi na. Ikaw naman, paano mo tinutulungan si Mister? Nag-training ako sa call center. Ay, social! Call center talaga. Natin. Sample ka nga. Kunyari tatawag ka. Final interview na. Okay, kunyari tatawag ako, ha? Ay, Noemi. Sa sample kita. Titrain kita. Kunyari, caller ako. Hello. Good afternoon. Thank you for calling.
Kasi I want to know. Teka muna. Hindi pa tapos. May I ask you a question? Hindi, na call center ka, gaga. May I ask you a question? Yes, sir. What can I do for you? That you cannot do for me. Where can I find one of the establishment in Ortigas City? What? Pardon, sir. Where can I find the office of Viva Films in Ortigas City? Maybe you just look at Google. Oo, pwede naman yung gamitin ng Google. Oh, pwede ka na, pasado ka na, bukas na bukas may trabaho ka na. Sa Thursday papasok ko. Ay, social, sa Thursday yung pasok. Hindi ko kinaya. Ah, sige, tanongin mo na nga, Mark yan. English din, Mark. Englishin mo siya. Okay. Sister, you're my sister. Yeah, here's your question. Anong oras program? E.M. Mark, English. 6 p.m. to 7 p.m. Okay, congratulations. You're right. Englishin mo siya. Okay, Noemi. Yes? What is the title of our show with Mark and Las? Shalala and Mark. Nakaluk. Naku, mali pa. Hindi yung Mark kasama ko. Oo. Ay, alimbawa, si Mark ligawan ka, papasa ba sa'yo? Nandito ka sa awa ko. Ay, jowa gin po. Eh, kung wala si jowa. Hindi pwede. Wow. Wow. Grabe. In love, eh? In love ako. Oo. Oh, sige na, pasalamatan mo na yung mga nagbigay sa'yo ng premyo, bruha. Salamat po sa Itray Media, DCRJ 810, Shalala and Mark. Okay, thank you. Thank you rin po sa Sam's Rep, the makers of placenta soap at olives and Nips chocolate, di ba? Okay. Next contestant, Mark! Yes, si ate. Ano po pangalan niyo, ate? Christine. Reyes? Christine. Malite. Kala ko Christine Reyes. Malite. Ilan taong ka na, Christine? I'm 13. Meron ka na ba jowa? May asawa na po. Oo, ilan? Isa lang. Ang anak? Dalawa. Wow, social. Paano kayo nagkakilala ni Mister? Nasa Laguna po. Oh, nasa Laguna siya hanggang ngayon? Po, dito na po kami ngayon sa Quezon City. Oo, ano ginawa niyo sa Laguna? Bakit doon kayo nagkakilala? Ako po, taga Laguna po ako. Saan sa Laguna? Ay, alam mo, dinadaanan namin yan kasi mga friend kong Davante sa Pila, Laguna. Ang ganda ng lugar nyo, malinis, no? Opo. Kailan kayo, pero may bahay kayo doon? Opo, ako po, taga Laguna po. Oh, ay, si Mister, taga saan? Taga dito po sa Quezon City. Quezon City, okay. Yan, Mark, tanongin mo na yan. Para mabigyan na ng papremyo. Opo, ang tanong nyo, sino ang host sa balitang alas 4? Police Laureño! Yes! Congratulations! At dahil po dyan, makatanggap po kayo ng gift pack from Placenta Soap and Olive Sea and Nips. Okay. Thank you po sa A-Try Media, DJRJ 810, and Shalala and Mark. Thank you! Congratulations! Thank you very much! Ay, nako. Okay, Mark, magta-time check ulit tayo, ha? Babalikan ka namin dyan, ha? Okay, babalikan po natin sila Mark dyan sa Barangay Hall ng Paang Bundok. Tumpak na oras po natin, alas 12:14 na po ng tanghali. Magbabalik po kami ni Mark dito sa Shalala and... This time check is brought to you by GSIS. Maasahan ng lingkod bayan. Isang mensahe po mula kay Cardinal Tagle. May biyayang darating sa atin. Hinirang ang ating bayan. Pinili ang bansang Pilipinas upang dito idaos ang 51st International Eucharistic Congress. Ipakita po natin sa buong mundo ang lubos na pananampalataya ng mga Pilipino. Magkita-kita po tayo, ha, sa Cebu.
Christ in you, our hope of glory. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with Mivic and that. It's 9:30 BBC Minute. This is still a developing. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. When you think guitar, think RJ. At RJ Guitar Center, you can get the guitar of your dreams. With branches at Glorieta 2, Robinson's Galleria, Shopwise Cubao, SM North EDSA, SM Mall of Asia, SM Dasmariñas Cavite, SM Rosario Cavite, SM Mega Mall, SM South Mall, SM Furby, Market Market, SM City Davao, SM Sucat, and check out our new branches in SM San Mateo, SM Angono, and Isetan Recto. Call our hotline 585-7966 or text 0917-543-9439. Mga napapanahon at nagbabagang impormasyon. Balita sa tanghali. Ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong karancho, Miguel Hill. Sa balita sa tanghali. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon. Dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Narito na ang maghahatid sa inyo ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang shalala ng buhay niyo. Makinig at manalo dahil uulan ng pagpapala dito sa Shalala and Friends. Tutok na Lunes hanggang Biyernes. Siguradong bubuhos ang swerte tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Shalala and Friends. Dito lang sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. We're back! Dito po sa Shalala and Friends! Naloka ako sa mga ini-interview ni Mark! Okay, balikan po natin si Mark Canlas dyan sa Barangay Hall ng Paang Bundok, Quezon City! Mark! Yes! Hello, Shalala! Oh, next contestant tayo. Okay ka pa ba dyan? Okay pa. Buhay pa, Mina. Okay, contestant natin, Mark. Pang ilan na natin yan? Pang 9. Ayan, okay. Hello? Hi, Shalala. Good morning. Tanghali na, luka-luka. Tanghali na po ba? Hindi ko alam yung oras. Ano pangalan mo? My name is Sheila Grace Dondoyano. Oh, wow naman. Ano tawag sa'yo? Ano palayo mo? Ano pala? Ha? Sheila or Shalala, pwede na din. Aba, Sheila, Sheila ka. Apa. Ako, Shalala, Sheila, Shalala. Okay, friends tayo. Oh, ilan taong ka na, Sheila? Pa? Ilan taong ka na? 23. Ah, may asawa? Escabeche. Talaga? Yes, sir. Bakit ka pumayag ni Escabeche ka lang? Pagkulan natin ito lang kasi break na kami. Ah, okay. Pero have ka ng Junakis? Yes, dalawa. Boy and girl. Aba, ilang taong ka nang nag-iiskabetche? 20 ata. Ang landi nitong babaeng to. Pero supportado na mga ng ex mo yung, yung mga Junakis mo? Yung una po, meron. Pero yung pangalawa, wala na. Bakit? Ah, nag-iwalay na kayo? Apa. Ano trabaho mo? Kasalukuyan po akong dito sa... Saan? Sa barangay. Ano trabaho mo dyan? Wala po. Inalagaan na po ako dito ni Kapitan Makachua. Ah, talaga? Hindi ka nagtatrabaho? Ba't di ka magtrabaho? Tumutulong lang po. Ah, tumutulong. Sumisweldo ka naman. And, kasi lahat, wala po. Pero lahat po, lahat po na mga kailangan namin na ibibigay naman po. Ang sarap naman tumira dyan sa barangay nyo, no? Ang bait.
Sana ganyan din yung sa barangay namin. Sana dyan, ganyan din sa barangay namin, oh. Ayoko i-mention. Basta, isang barangay na talagang todo yung tulong sa Buti na lang mabait din. At saka ikaw naman, maghanap ka ng trabaho. Ilang taon na ba yung bunso mo? 3 months pa lang po. Ay, hindi ka pa pwede. Pero saan ka nakatira? Sa nanay mo? Hindi po, dito pa talaga sa barangay kami nakatira. Ah, dyan mismo. Po. May tulugan ba kayo dyan? Meron naman po. May telepon pa. Ay, sosyal. So, tumutulong ka lang dyan maglinis-linis. Social, naka-aircon. Kaya pala ayaw lumipat ng bahay. Eh kung sakasakaling may manligaw sa'yo. Pwede po ba si Mark na lang? Bibigay ko sa'yo after. Ayan, buti na tumbok mo. Pinamimigay ko talaga sa'yo. Diba? Pero joke na po yun. Hindi, pwede yun dahil pwede. Hindi yun joke. At Tishan, meron ka ng anak agad. Hindi na siya mahihirapan, diba? Oo nga po. Okay, tatanungin ka na ng future husband mo. Mark, ayun, tanungin mo na yung babaeng yan. Yes, ito na ang tanong mo ate. Anong oras ang programang musika noon at ngayon? 1 p.m. at 2 p.m. Yay! Ang pasang energy mo, ito regalo namin sa inyo. Placenta soap, olive tea, and leaf chocolate. Ay, gaganda ka dyan sa sabon na yan. Kikinis ka. Lalo kang gaganda. Pwede po ako pa po. Salamat po sa 8 Remedia, DCRJ, 810, Shadala and Mark, Placenta Soap, Leaf Chocolate Bar. Thank you. Wow, thank you very much. Po, thank you. Sige, thank you. Thank you po kay mga kachuwa na wala sawang tumulong sa amin, sa mga tao po dito. Thank you din po kay Teacher Alice sa lahat at sa mga barangay officials. Thank you din po sa tao tumulong sa akin, sila Ate Be, Ate Eva, at si Nanay Linda sa lahat ng sukuritan. Maraming salamat. Thank you. Ayan. Ay, yung daldalera na yon, dapat tumulong ka. Ang dami na talaga pinasalamatan. Tumutulong lahat sa kanya. Magalap ka ng trabaho, Day. Okay, last contestant natin, Mark. Yes, si ate. Nagliligalig. Ano ang pangalan niya, ate? Edna Di Torres po. Aba, parang galit. Galit ka, Edna? Di po. Kamusta ka naman, Edna? Okay lang po. Ilan taong ka na? 37 po. May anak. Meron po, tatlo. Asan si Mister? Sumalangit na po. Gaga talaga makakausap. Ito mga babae ito. Bakit ano kinasawi ng Mister? Ano po? Sa puso. Ay, sus ko naman. Saan kayo nakatira ngayon? Doon po. Nangungupaan po. Sino ka? May trabaho ka ba? Doon po. Sa garments po. Mananahi ka? Hindi po. 3 months lang po. Maganda rin yun. Maganda ang sweldo sa mga ganyan, di ba, ate? Hindi naman po masyado. So anyway, okay lang yun. At least, sino naiiwan sa mga anak mo? Mama ko po. Ang bait naman ng nanay mo, di ba? Ilan taon yung panganay at bunso? Yung panganay po, 16 po. Yung bunso, 9 years old po. Yan tama. Kung magjojowa ka, huwag ka na magpaanak, ha? Di na po, lagi ta po. Ay, salamat. Okay. Kung magsisyota ka, okay lang, ha? Basta bubuhayin ka, pati mga anak mo. Yun ang hahanapin mo lalaki, ha? Opo. Pag may nanligaw sa'yo, pero pag wala, magtsaga ka, magtiis ka. Kung gusto naman maligawan ka, magpaganda ka, di ba? Maganda na ako. Wow, sino ka mukha mo, artista, Aber? Mara Rivera. Wow! Okay, wala daw ako nasabi. Talungin mo na yan, baka masabunutan ko yung babaeng yan, Mark. Yes, ito na po ang tanong niyo, ate. Ang gulo? Ang gulo, ate. Ayan. Sino ang host sa programang Lapid Fire? Basta natin! Yes! Congratulations! Ito po regalo namin sa inyo para lalo pa kayong gumanda. Olive Sea, Placenta Soap, and Leaf Chocolate. Thank you ka na. Salamat po sa it. Hey, try me, Jha. DCRJ 810, Shalala, kay Mark. Thank you. Congratulations po. God bless. Alam mo, Mark, napagod ako sa mga babaeng yan. Ang tataas ng energy lahat. May kakausapin pa tayo, Mark? Yes, si sexy. Pero hindi siya sexy. Pero macho siya. Secretary Ray Paloy.
Hi, ma'am. Beautiful. Kamusta po kayo, ma'am? Hi, I'm beautiful. And how are you? Eto po, nami-miss ko na nga po kayo. Ay, bakit? Bakit malungkot ka, Ray? Hindi po. Na mula nung marinig yung boss yung nene-nervous lang po ako. Naninig yung kamay niya. Hindi kita awayan. Mahal ko kayo, no? Natutuwa lang ako sa barangay niyo. O, kamusta naman kayo dyan? Eto, masaya-masaya po lahat. Maraming papasalamat ang aming barangay. Sige, sige. At pinasayang po lahat ang mga tao rito sa amin. Ayan. Huwag po kayo magsawa. Sana gawin yung linggo-linggo. Oo, naku, pupuntahan namin kayo dyan, ha? O, sino ba gusto mo pang pasalamatan? I-acknowledge mo yung ating mga barangay kapitan dyan. Sa pamumuno po ng aming barangay kapitan na si Kap Makachua. Aba? Ang aming teacher na si Teacher Alice po. Ang aming magandang treasurer na si Mirna Makalinaw. Maganda talaga, ha? Dahil treasurer, maganda. At sa lahat, ang pinakamagandang lalaki po ninyong secretary, si Ray Barrena. Wow! Ano mga proyekto nyo yun dyan, Ray? Secretary Ray? Ano po yun? Ano mga proyekto nyo dyan? Project? Ako, napakarami po. Sige, basahin. Masabihin mo na. Meron po kami rito yung project na sa mga bata. Oo. Yung mga pag-aaral ng mga bata. Ay, si Kapitan po nagpapaaral. Dito na rin po natutulog, mga street children. Ah. Lahat po ng mga, dito na po sa amin tumutuloy. Teka, lahat po ng out of school youth. Teka, Secretary Ray. Papo. Yung kausap ko kanina, dyan siya tumitira. Oo. Sa mga alaga ni Kapitan. Tapos na sila natutulog. Dyan, malaki ba yung barangay hall nyo? Opo, hanggang third floor po ito. May multipurpose po kami sa... So, meron kayong area, may lugar kayo na pwede makitulog yung mga bata. Pero po, ayos naman po, ma'am. Maluwag naman po dito. Pero pati pagkain, sagot nyo. Oo, oh, wala pong problema. Aba naman, Diyos ko, bait-bait naman. Isakit po lang aming kapitan niya na tinutulungan po na ni Teacher Alice. Oo. Alam po ni Teacher na si Kagawad at Fatima po. So, si Teacher Alice, tinuturuan pa yung mga bata? Opo. Opo. Ni Teacher Alice. Lahat yan libre, ha? Lahat yan libre. Opo, may nag-aabono pa po si Teacher Alice. Aww. Oy, teka, pwede nyo ba ako i-adapt? Diyan na lang ako titira. Welcome na welcome po. Wala pong problema. Ako, thank you. Kung maging anim na beses kayo kumain sa isang araw, pwede po rito. Wow. Ako, dahil sa sinabi niya, pupunta kami dyan ni Mark everyday. Ayaw po. Sana nga po. Napasayan nyo. Papasalamat kami. Nako, sa inyo lahat ang mga kabarangay namin. Nako, sa amin naman, isang masaya at maingay na tanghali sa inyo lahat. Alam niyo po, sa dami, may 1,000,000 mahigit ang nakikinig sa inyo ngayon dito. Pati oh. Po ng barangay namin, may mga tao na ngayon. Wow. Wala na maparkingan. Maraming salamat. Nagpapasalamat po kami sa inyo, lalo-lalo na po sa inyo, Ma'am Shana. Thank you, Secretary. At sa Tri-Media po, siyempre, dahil po sa inyo, na maaga po nyo na ibigay ang pamasko sa mga taga-barangay pamundo. Ganun lang kasimple, ha? So, babalikan namin kayo na mas malaki pa, mas madami pa, ha? Thank you, Secretary Ray. Ma'am, opo. Napapanaginipan ko na nga po kayo. Buti na lang, nagising ako. Thank you. Thank you very much. Ay, nako. Okay, Mark. Yes. Masarap naman ang sinabi ni Secretary Ray. Sige, pasalamat ka na ulit, Mark. Ayan, ulitin ko po. Maraming salamat sa Barangay Hall of Paang Bundok, Iriga Street, Quezon City, at kay Kapitan William Makachua, at Secretary Ray Baloy, Kagawad Fatima Falls, at sa lahat ng panod, Placenta Soap and Olive Sea and Leaves Chocolate. Maraming salamat po sa inyo lahat. Nako, isang masayang araw na naman pambiligay nyo sa amin dito sa DCRJ 810 at ng A-Tribe Media Broadcasting Network. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mark, susunod na si Miguel Hill sa Balitang Tanghali. Okay? Ako po si Shalala together with Mark ang inyong nakasama dito po sa Tuesday edition ng Shalala and bye-bye! Thank you! Jacinto Color Steel Roofing, you can be sure it's durable. Jacinto Spire, Jacinto Color Steel Roofing, high quality, good delivery. Check out
Jacinto style and other roofing profiles of Jacinto color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Jacinto style. Or you may text 0917-875-1867. We are the youth. We are the future. We are electing new leaders of our nation soon. We are the new Bandidos. Join us Monday to Friday, 5 to 9 in the morning. DZRJ, 8:10 a.m. Join us and get involved. A program for the youth, the new Bandidos, are Angelo Kitli Castro, Angela Lagonzad, Pia Roses Morato, and Javi Padilla of Yes Pinoy Foundation. Tune in daily, every morning, 5 to 9 a.m., Monday to Fridays, over DZRJ 810 a.m. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay niyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon, alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uwi at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-iisang reyna ng mga Galoreans, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid sa Balita alas 4 ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa Ocho Diretso kasama sila Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika On Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan.